Limang pelikula ni Miss Nora Honor ang ating bibigyang pansin ngayon sa ating pagbabalik tanaw. Mga pelikula niyang talaga namang pinag-usapan at talaga namang ito ay kumita ng gusto at masasabi nating si Ate Guy ay nagpakilig sa atin sa mga pelikulang ito. At sino ba ang dalawang lalaking napakalapit sa puso ni Ate Guy noon, ngayon, at marahil magpakailanman? Abangan po natin ang dalawang lalaking ito. And of course, syempre, pag-usapan din po natin yung mga paborito nating naging leading man ni Ate Guy sa pagbabalik po ng yan lahat ng Heart's Expression. Kumusta po mga Heart's Expression? Ito po si Kuya Ferdiar, ang inyong kaibigan, katulad nyo rin na nagmamahal kay Ate Guy, at nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagsuporta ninyo sa Heart's Expression. Of course, syempre, paulit-ulit yan na nagpapasalamat tayo araw-araw. Sa tuwing ako po ay mag-upload ng video, hindi ko pwedeng kayo ay kalimutan kong pasalamatan. Hindi pwede po yun. Kasi kung di po dahil sa inyo, syempre wala naman pong manunood ng Heart's Expression. At syempre dahil sa inyo, tayo po ay nagpapatuloy. Of course, syempre, unang-una kay Ate Guy. Salamat po ng marami sa inyong pag-subscribe at patuloy na panunood ng Heart's Expression sa pagpapatuloy po, no? Ngayon po na araw nito ay tamang-tama Heart's Expression. Ngayon po ay pinag-uusapan natin ang araw ng mga puso. Pinagdiriwang natin ito ngayon, bagamat araw-araw ay pumapag-ibig naman talaga tayo. Araw-araw, dapat magmahalan. Araw-araw, dapat ay nagpapatawad, umiibig, umuunawa. Pero napaka-special po ng araw nito na nilaan para tayo po ay magpadama ng pagmamahal, ipadama ang ating pagpapatawad, po, ibigay sa nangangailangan nito. Of course, February 14 ngayon at Happy Hearts Day po sa lahat sa inyo. At ngayon po, pag-usapan po natin yung mga pelikula ni Ate Guy na may temang pag-ibig, mga love story. May kanya-kanya po tayong paborito. Of course, halos lahat naman ng pelikula ni Ate Guy, mapa-comedy, drama, action, horror, musical, marami siyang ginawa. Pero maraming ginawa rin love story sa Ate Guy na talaga namang nagpatibok, nagpaantig na ating puso. Alam niyo po, marami, napakarami. Pero ako po personally, meron po akong limang gustong-gustong pelikula ni Ate Guy. Bagamat gusto ko ang lahat, marami sabi ko nga po. Pero magbigay po ako ng limang pelikula ni Ate Guy na sa akin po pagkasunod-sunod na po, from 1 to 5. Uulitin ko po, napakarami, pero 1 to 5 lang po, no? Unahin ko po yung number 5 sa akin na talagang nagustuhan kong pelikula ni Ate Guy. At dito po ako nagsimulang talagang maging tagahanga ni Ate Guy, sabi ko nga, sa pelikulang Palengke Queen. Palengke Queen na talagang comedy drama, no po. Gusto ko po ito. Kumbaga po kasi pinag-uusapan dito po yung langit at lupa, mahirap at mayaman. At nakita naman po natin, ito po yung kay pelikula nila ni Mr. Mart Ranillo III, Palengke Queen. No po, gandang-ganda po ako sa Palengke Queen. At from, kumbaga makita po natin dito kung paano pinaglaban ni Ate Guy yung pagmamahal niya sa kanyang partner dito, no? At din po yung partner niya si Mart Ranillo sa pelikulang ito ay talagang pinaglaban niya. Ayan. Kaya po number 5 Palengke Queen. Number 4 po, gustong-gusto ko po yung pelikulang ito, no po, yung Naglalayag. At talaga naman nananalo si Ate Guy dito ng International Best Actress, no po, sa pelikulang Naglalayag. At talagang ang ganda-ganda ng role ni Ate Guy dito at ang galing-galing, lalo na yung burol scene na ang katambal niya po dito ay si Noah na si Mr. Yu Servo. No po, talaga namang napakaganda ng Naglalayag. Alam ko po napadid niyo po ito, pero sa akin po number 4 po ang Naglalayag. Number 3, ano ba ito? Number 3 po sa akin ay talagang hindi ko makakalimutan ito, na talagang in-appreciate si Ate Guy, nakipagtagisan siya ng galing
kay Miss Anita Linda, nagpalitan sila. Of course, hindi naman puro nakikipaglaban sa atin. Kumbaga, talagang ibinigay niya yung best niya dito at na-appreciate ito. Ang pelikulang Bakit Bughaw ang Langit. Ang galing-galing lang dito, no? Ni Mr. Dennis, Dennis Roldan. Ano po? Ang ganda. Simple lang yung sa cactus, tsaka yung, ano yon yung gusto natin, yung pinaliliguan niya si Mr. Dennis Roldan dito habang tinitignan niya yung langit. Dito gumana talaga yung mata ni Ate Gay, eh. No, ang galing, Bakit Bughaw ang Langit. Number 5, 4, 3. Yan, number 3, Bakit Bughaw ang Langit. Number 4, talagang nagustuhan ko ito. Siyempre, ang tambalang Guy and Pete. No po? Marami silang ginawang pelikula na magaganda, magagaling. Pero pinakagusto ko po ito, yung Bilangin ang Bituin sa Langit. Wow, yung mga dialogue nila ni Kuya Pip dito. Ang galing, no? At talagang si Ate Guy, dito ko sinabi na si Ate Guy, wala siyang pakialam kung lagi siya ng putik sa mukha, humiga siya sa putik. Talagang ganyan si Ate Guy, no? At kumbaga, ilang dalawang Nora Honor ang pinanood natin dito. Yung isang nanay at isang anak. Ganyan din po kay Kuya Pip, no? Dalawa sila dito. At talaga ang galing, pati yung ending, talaga na makita natin dito si Ate Guy, yung pagpupunyagi niya, yung pagtatagumpay niya. Talagang ganda ng Bilangin ng Bituin sa Langit at ginawa pa nga teleserye, no po, sa TV. At number 1, ang pinakagusto kong love story, no, na pelikula ni Ate Guy, siyempre, Ang Tatlong Taong Walang Diyos. Si Ate Guy, kumbaga nakita natin dito na in love siya kay, nakalimutan ko yung pangalan, si Kuya Boyet dito, isang sundalong Hapon, si Kuya Boyet dito. Talagang nakita natin na siya, yung parang pinakikita dito, galit dito mga tao, mga Pinoy sa Japanese, no? Tapos si Ate Guy na in love sa isang Hapon, no? At talagang makita na buntis siya ni Kuya Pipdit, ni Kuya Boyet. At talagang makita mo, ang galing-galing. Ang galing-galing-galing ni Ate Guy dito. Yan po ang mga paborito kong pelikula ni Ate Guy na mga love story. Of course, ang mga nagusto ko naman pong love team ni Ate Guy, 5 rin po yung mga kapartner niya na talagang masasabi mo, no? Yan, syempre, ang Guy and Pip, bilib tayo dyan. Gustong-gusto ko yung kanilang love team. Syempre, number 1, Guy and Boyet. Gustong-gusto po natin yan. At meron pa, nagustuhan ko po rin yung kay Mr. Matranillo III, tsaka si Ate Guy, yung kanilang love team. At yung love team po ni, syempre, si Kuya Kokoy, ang bait-bait ni Kuya Kokoy Laurel, no? Gustong-gusto ko po siya para kay Ate Guy. Yan, no? At nakita rin natin sila. Marami, eh. 5 lang sinasabi ko, si Mr. Bemble Rocco. Nakilan na ba ako? Kasi alam niyo po, wala pa akong script, eh. Talaga po, kung naman ang puso ko, ilang sinasabi ko, si Mr. Bemble Rocco, gustong-gusto kong partner din po ni Ate Guy. Marami silang pinagsamahan sa 3 taon, Walang Diyos, Amerika, at Daiwom po. Nakita ko po yun. At ilan na ba? Isa pa, no? Na talagang gustong-gusto ko rin na si Mr. Lloyd Sammartino. Yan. At marami pang iba, pero yan pong 5 yan ang talagang nagsimula ako na napapanood sila, na natutuwa ako sa mga pelikula nila. No, of course, marami pang makakatambal sa Ate Guy na mga, yung iba nga bata na, no? Katulad ni Mr. Jules Servo, na doon sa Naglalayag. No po? Yan. Magagaling pong artista. At of course, dalawang importante sa puso ni Ate Guy, dalawang lalaki na talagang marami siyang minahal, hanggang ngayon marami siyang minamahal. Pero alam ko po, ang nakita ko na talagang maituturing na kaibigan, kapatid, karamay ni Ate Guy, itong dalawang lalaki ito, no? Kumbaga talagang kapamilya, no po? Ang masasabi ko po, unang-una, of course, si Mr. John Rendez, na talagang nakita ko yung friendship nila, nakita ko po yung pagmamahalan nila, pagdadamayan. Alam po natin yan, na talagang sa hirap at ginhawa, talagang hindi sila nag-iwanan. At napanood ko po sa panahon pa po noon, eh, hindi ako nagkakamali, una ko po nakita si Mr. John Rendez noong 1992 sa Pasita M. Napanood ko yan. At nung nakita ko po siya,
Eh, sabi ko nga sa in-upload kong video, napakabait po ni Mr. John Rendez. At totoo naman, hindi niya naman talaga iniwan si Ate Gay. And of course, kung saan masaya si Ate Gay, dun tayo. No po? Dun po tayo. At syempre, si Ate Gay, nakita natin na sa hirap at ginawa, nagdamayan sila ni Mr. John Rendez. At syempre, yung susunod na lalaki na alam kong mahal na mahal si Ate Gay, marami po ito ha, pero dalawa lang po. Kasi, mabuti na po yung konti lang, baka mapapang ako ng oras, si Mr. Ian De Leon, ang anak ni Ate Gay. Of course, talagang galing sa sinapupunan niya yan, at alam ko pong magtatanggol kay Ate Gay, si Mr. Ian De Leon. Of course, may mga anak pa si Ate Gay na dalawang lalaki, pero sabi ko nga po, dalawa lang, si Mr. Ian De Leon at si Mr. John Rendez, na talagang sinasaluduhan natin. Ate Gay, hindi ka naman mahirap mahalin, at talagang ikaw, Ate Gay, ay marami kami nagmamahal sa iyo. Marami pa nagmamahal sa iyo, mga fans, at siyempre mga kaibigan, mga kapamilya, babae man o lalaki. Ate Gay, happy, happy Hearts Day. God bless you. Ito po si Kefir Dear na nagsasabi, as long as there's love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.